Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Hesukristo, naway sumainyo. At sumaiyo rin. Ngayon po ay ginugunita natin ang kapistahan ni San Bernabe, isang apostol. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, si San Bernabeng puspos ng Espiritu Santo at pananampalatayang matibay, ay sinabi mong ibukod upang gampanan ng pag-akit sa mga bansa. Ang mabuting balita na masigasig niyang inilahad ay patuloy nawang maipahayag at totohanang matupad sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, maraming naniwala at nanalig sa Panginoon. Nabalitaan ito ng simbahan sa Jerusalem, kaya't sinugo nila sa Antioquia si Bernabe. Nang dumating siya roon at makita ang pagpapala ng Diyos sa kanila, siya'y nagalak at pinagpayuhan silang lahat na manatiling tapat sa Panginoon. Mabuting tao si Bernabe, puspos ng Espiritu Santo at matibay ang pananampalataya, kaya marami siyang nadala sa Panginoon. Nagpunta si Bernabe sa Tarso upang hanapin si Saulo at nang kanyang matagpuan ay isinama sa Antioquia. Isang taong singkad silang nanatili roon kasakasama ng simbahan at nagturo sa maraming tao. At doon sa Antioquia, unang tinawag na Kristiyano ang mga alagad. May mga propeta at mga guro sa simbahan sa Antioquia. Kabilang dito sina Bernabe, Simeon na tinaguriang Negro, Lucio na taga Sirene, Saulo at Manaen, kababata ng tetrarkang si Herodes. Samantalang sila'y nag-aayuno at sumasamba sa Panginoon, sinabi sa kanila ng Espiritu Santo, ibukod ninyo sina Bernabe at Saulo. Sila'y hinirang ko para sa tanging gawaing inilaan ko sa kanila. Pagkatapos nilang mag-ayuno at manalangin, ipinatong nila sa dalawa ang kanilang mga kamay at sila'y pinayaon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoong nagliligtas, sa tanang bansay nahayag. Panginoong nagliligtas, sa tanang bansay nahayag. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat iyong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo iyong hangad na tagumpay. Panginoong nagliligtas,
sa tanang bansay na hayag. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, iyong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Sa saliw na mga lira, iparinig yaong tugtog. At ang poon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ang trompeta, nakasaliw ang tambuli. Magkaingay sa harapan ng poon na ating hari. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Tumayo na po ang lahat. Sama ako hanggang sa wakas ng mundo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, narinig pa ninyo na noong una'y iniutos sa mga tao, huwag kang sisira sa iyong pinanumpaang pangako, bagkos ay tubdin mo ang iyong sinumpaan sa Panginoon. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, huwag na kayong sumumpa kung nangangako kayo. Huwag ninyong sabihing, saksi ko ang langit, sapagkat ito'y trono ng Diyos. O kaya'y, saksi ko ang lupa, sapagkat ito'y tuntungan ng kanyang mga paang. Huwag din ninyong sabihin, saksi ko ang Jerusalem, sapagkat ito'y lungsod ng dakilang hari. Ni huwag mong sabihin, mamatay man ako, sapagkat ni isang buhok sa iyong uloy, hindi mo mapapuputi o mapaiitim. Sabihin mo na lang na oo kung oo at hindi kung hindi. Sapagkat buhat na sa masama ang anumang sumpang idaragdag dito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Isang magandang maga po sa inyong lahat. Tayo po ay pinaalalahanan na maging responsible sa atin po mga emosyon, sa atin mga, no, dahil sa emosyon, yung bugso ng damdamin, na nakakapagbitaw tayo ng mga salita, no, tayo po ang responsable dyan. Kaya dapat nating mas pag-isipan ng mabuti bago tayo, no, umako ng isang responsibilidad. Balikan po muna natin ang mga mensahe sa atin ng Poong Nazareno sa
buong linggong ito. Nung Lunes, sa pagdiriwang natin kay Maria bilang ina ng sambayanan, kung paanong ipinagkatiwala ni Jesus ang kanyang ina sa kanyang alagad at ang alagad sa kanyang ina. Sabi ni Jesus, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." At simula noon, sabi nga po sa Ebanghelyo, inako na ng mahal na alagad, no, na si Juan, ang responsibilidad para kay Maria bilang ina. At ganun din naman si Maria bilang ina ng alagad. Pinaalala din sa atin ni Jesus nung Martes na kayo'y mga asin, kayo'y mga ilaw sa sanlibutan. Yung purpose, no? Yung purpose natin, magbigay ng lasa, magbigay ng liwanag. Pero tamang timpla dapat, tamang lasa, tamang liwanag. Sobrang asin, hindi mo naman papakinabangan kung ano man ang niluluto mo. Sobrang liwanag, maari ding makabulag. Walang liwanag, madilim. Pero sobrang liwanag, nakakabulag din yan. Nung Miyerkules, ang sabi naman sa atin ni Jesus, kaya't ang sino mang magpawalang halaga sa kahit sa kalihit-liitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao ay ibibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Yung kahalagahan po ng pagsunod, pagtupad sa utos ng Diyos. Hindi natin pwedeng basta baguhin natin ang kautusan para lamang sa ating personal na intensyon. Halimbawa, dahil may problema ka sa buhay pag-aasawa, kaya baliwalain na natin ng huwag kang makikiyapid. Okay na lang, payagan na natin yan. Kasi gusto ko lang naman maging masaya. So, sabi po dito, ituturing na pinakamababa ang taong nagtuturo o kaya naman binabago ang kautusan. Nung Webes, ang sabi ni Kristo, ang mapuot sa kanyang kapatid, ang humamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman sa Sanhedrin. At sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka, ay mapapasaapoy ng impyerno. Kontrolin, no? Disiplinahin ang damdamin, disiplinahin ang sarili sa binibitawang mga salita. Dahil sa simpleng pagsasabi mo, pagmumura, paghahamak, pwede tayong mapunta sa impyerno. At kahapon, gaya nga ng sabi ko, no, responsable tayo sa ating mga kinikilos. Kaya sabi ni Kristo, kung ang iyong mata o kaya kamay ay nagiging sanhi ng pagkakasala, putulin mo at itapon. Dapat alam na natin yan, no? Kung ano yung mga bagay na nagdudulot sa atin ng pagkakasala. At ngayon, sa kapisahan ni San Bernabe, pinapaalala sa atin ni Jesus, sabihin mo na lang kung oo, hindi, kung hindi. Huwag nang magpaligoy-ligoy pa. Huwag nang panumpa-numpa pa. Maging totoo.
Kung ayaw mo, ayaw mo. Kung gusto mo, gusto mo. Mahirap kasi yung, di ba, damdamin mo, gusto. Pero lumalabas sa bibig mo, ayaw. Yung lumalabas sa bibig mo, gusto, damdamin mo, ayaw. So, pahihirapan natin ang ating mga sarili at lalo tigid, hindi tayo nagiging totoo. Mahirap yung pasumpa-sumpa tayo. No? Sinabi naman na ni Kristo, huwag nang manumpa-numpa. Gusto mo rin naman ang tao maging totoo sa'yo? Hindi, ikaw din, maging totoo sa'yo. E ano kung konti lang ang kaibigan mo, at least totoo. Kesa naman libo-libo ang kaibigan mo, pero iilan lang dyan ang totoo. Pero nawa, ikaw mismo, tayo mismo ang lalo tigit mga nakakarinig ng ebanghelyo natin ngayon, maging totoo tayo sa ating mga binibitawang mga pangako o binibitawang mga salita. Oo kung oo, hindi kung hindi. Amen. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo sa Diyos Ama na nagnanais na ang lahat ng tao ay maligtas at makabatid ng katotohanan. Ang ating pong itutugon, maghari ka nawa sa amin o Panginoon. Maghari ka nawa sa amin o Panginoon. Ang Santo Papa, mga obispo at mga pare, naway patnubayan ng banal na espiritu sa pagtataguyod ng layunin ng misyon. Manalangin tayo. Maghari ka nawa sa amin o Panginoon. Ang mga misyonero naway maipahayag si Kristo sa mundo sa pamamagitan ng kanilang paglilingkod na may kababaang loob na hindi nakabatay sa kanilang kapangyarihan o kabantugan. Manalangin tayo. Maghari ka nawa sa amin o Panginoon. Ang mga laikong mananampalataya naway, mapukaw ang kalooban sa pag-ibig sa Diyos at sa kapwa para sila ay makipagtulungan sa pangmisyong gawain ng simbahan. Manalangin tayo. Maghari ka nawa sa amin o Panginoon. Ang mga Kristiyano naway, makaunawa sa kanilang pananagutang palaganapin ang mabuting balita ng kaligtasan sa lahat ng tao. Manalangin tayo. Maghari ka nawa sa amin o Panginoon. Ang mga kabataang lalaki at babae naway, magkaroon ng tapang na tumugon sa panawagan ni Kristo at makibahagi sa mga gawaing pangmisyon. Manalangin tayo. Maghari ka nawa sa amin o Panginoon. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganun din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Jesus Nazareno, anak ka tinapay sa tumayo po ang lahat. Man-
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Mamanaming lumikha, ang aming mga alay ay gawin mong banal sa iyong pagbabasbas na magpaalab nawa sa ningas ng iyong pag-ibig sa aming lahat. Sapagkat ito rin ang nagbunsod kay San Bernabe para ihatid sa mga bansa ang liwanag ng mabuting balita sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay saligat katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming naririto ang tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawin ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, inawa ka niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya. Binaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagan at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo,
May pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Buong kababaan loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, paghalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Thank you.
puso ko'y akal, pag-ibig ko'y walang hanggan. Iniibig kita, manali ka sana, ako'y kapiling mo, kahit ikaw pa man. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming tumanggap sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang aming pinagsaluhan sa paggunita sa Apostol San Bernabe ay maganap ng hayagan sa aming buhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga dala-dala nila mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po.